inyo, mga VFX artists dyan. So, this lesson, pag-aaralan natin yung mga pan transitions. So, let's start with this. Okay? Gumawa ako ng sequence, okay? Na may dalawang image. Okay? Makikita nyo. Then, gagawa ako ng isang adjustment layer. Okay? So, gawa tayong adjustment layer. Then, i-drag natin siya sa taas. Okay? Then, pupunta ako kung nasan yung cut, okay, nung images natin. Then, hold ko yung shift, then left, arrow key, okay, 5 frames to the left, then another one, okay, then imumove ko, okay, imumove ko yung ending nung adjustment layer natin. Next, ganun ulit, to the right naman, 1, 2, shift to the right, then cut natin doon, okay? After that, dito sa adjustment layer natin, isa-select ko siya and pipindutin ko yung letter M. Okay, so ano yon? Marker. So, just to show na kung nasan yung cut ng transition natin, okay? So, ngayon, dun sa first frame, okay, nung transition natin ng adjustment layer, mag-a-add ako ng effect, okay? Sa video effects, punta tayo sa distort, then offset, okay? Drag natin siya sa adjustment layer. Makita nyo, nandito yung offset. So, ano yung nagagawa ng offset? Kung mapapansin nyo, okay, pwede natin i-move yung frame natin, okay, yung video natin, tapos automatically, nire-repeat niya yung edges natin, okay? Makita nyo, nire-repeat niya agad. So, first, lalagay ako dito, shift to center, add ako ng keyframe, okay, toggle natin yung animation. Then, pupunta tayo sa end frame, then, add tayo ng keyframe. Then, sunod, pupunta tayo sa cut. Nandito tayo sa cut, add tayo ng isang keyframe, then move tayo ng isa, then isa, pabalik or to the left, then add tayo ng keyframe. So, meron tayong apat na keyframe. Okay? So, una natin gagawin is dito, sa second keyframe natin, is imumove natin siya to the right. Okay? So, kung makita nyo, meron tayong movement to the right. Diba? Tapos, sa third keyframe naman natin, imumove natin siya to the left. Okay? Kung mapapansin nyo, gumawa ako ng ganito. Okay? So, pag pinlay natin siya, mukha siyang nagpan to the left. Okay? Ay, to the right. Nagpan tayo to the right. So, ngayon, babaguhin natin yung interpolation para maging smooth yung animation natin. So, sa shift to center, ay center to, click natin yung arrow, then lakihan natin. Okay? Kung makita nyo, linear lang siya. Okay? So, sa-select natin lahat ng keyframe, right-click, then temporal interpolation, then bezier. Pag ginawa natin yon, makita nyo, slow, fast, slow. So, gagawin ko pang, okay, yung velocity natin, gagawin ko pang mas mabagal. So, gusto ko simula mabagal talaga, then bibilis. Okay, ganun din sa end frame natin, click ko yung end frame, then move natin yan. After nun, kiklik natin yung dalawang nasa gitnang frame, then babawasan natin yung handles nila. Okay, babalik ko. So, kung mapapansin nyo, slow, fast, then slow. Okay? So, pag makita natin yan, sobrang smooth na nung animation natin, di ba? So, parang may kulang ata. So, ano yung kulang? Okay? Motion blur. So, walang motion blur yung offset. So, gagawa tayo ng sariling atin. So, dito sa effects, meron tinatawag na directional blur. Okay? Then, drag natin siya. Then, pupunta tayo sa cut. Okay? Then, tataasan natin yung blur length. Kung mapapansin nyo, pataas yung blur length. Pero yung travel nung pan natin is pa right. So, babaguhin natin yung direction. Gagawin natin siyang 90 degrees. Okay? Pag ginawa natin 90 degrees, okay, horizontal yung blur natin.
So ngayon, maglalagay ako ng keyframe sa blur length. Pupunta ako sa first frame, gagawin ko siyang 0. Then sa last frame, gagawin ko siyang 0. So kung mapapansin nyo, gumawa tayo ng peke na motion blur. Pero yung motion blur natin is linear. Hindi siya, okay, hindi siya smooth. Okay, so right click natin yung linear keyframes natin. Then bezier. Pupunta tayo sa blur length, open natin yung interpolation. Then lakihan natin tong value graph. Okay. So gusto ko sa gitna siya madaming tawag dito, mas malakas yung motion blur. So sa first frame, click natin yung keyframe. Gagawin natin to. Okay? Drag natin yung handle. Kung makikita nyo, slow, 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 fast, 'di ba? Then gusto natin sa last frame, okay? Click natin yung keyframe. Ganun din. So slow, fast, slow. Okay, so gusto natin magstay siya ng matagal sa gitna na blur. So makikita nyo, sobrang smooth ng transition natin. Okay? So pwede natin siyang pabilisin by dragging yung end frames natin palapit, pati yung front natin, yung mga first frame natin para mabilis. Or pwedeng undo ko, okay, yung dati. So pwede natin baguhin yung directions. Okay, so kung gusto natin pataas instead na ganyan, so tanggalin ko yung keyframe natin sa gitna. Okay? Or pwede nating i-reset yung keyframe natin sa gitna. Okay, then right click temporal bezier. After nun, baguhin natin yung position. So off muna natin yung directional blur. Kung makita nyo, meron ditong effects, pwede natin i-off muna. Then, gusto natin pataas. Okay? So, pwede natin paakyatin yung frame natin sa second keyframe. Sa third frame naman, pababain natin. Okay? So, kung mapapansin nyo, akyat, then pataas. Okay? Then, puntahan natin yung interpolation natin. Aayusin natin to. So, dito, gusto natin is mabilis na pataas. Okay, gusto natin mabagal, mabilis, mabagal. So, pag ginawa natin yon, so, pwede nyong gawin kahit anong direction. Pwedeng diagonal, horizontal, vertical. So, meron tayong directional blur. On natin siya. Okay? Then, dito sa directional blur, babaguhin lang natin yung direction. Kasi ngayon, horizontal siya, pero pataas yung pan natin. Yung pan effect natin. So, ngayon, babaguhin ko yung direction, gagawin kong 0. So, pag ginawa ko siyang 0, diba, suddenly, meron na tayong transition na pan pataas. Okay? So, pwede nating isave as presets. Okay, yung direction natin. So, pwede tayong pumunta sa presets. Then, gagawa ko ng folder. Pan transitions. Okay? Then after nun, isa-select natin yung offset and directional blur natin. Pwede ko silang iselect dalawa. Then save as preset. Lalagay natin pan up. Okay? So ngayon, nakasave na siya as preset. Pagtingin natin pan transitions natin, meron tayong pan up. Okay? So ngayon, pwede natin siyang gamitin anytime. Okay? Lagay lang natin siya sa adjustment layer. Okay? So, pwede kang gumawa ng directions na right, left, down. Okay? Next is pag-usapan natin yung tinatawag na optics. Okay? Optics transition. Ano ba yung optics transition? So, ginagamit nila yung effect. Okay? Yung effect na lens distortion. So, sa distort, okay? First, idadrag ko tong adjustment layer natin sa project muna ulit sa taas. Okay? Mapapansin nyo, nandito yung marker natin. So, ipapantay ko lang siya. Okay, that pantay yung marker natin. Okay, then pwede natin i-cut. Letter C, razor tool. Select natin yung adjustment layer. So, meron tayong adjustment layer na isa, pero wala siyang effects. So, lalagyan natin siya ng effects. Sa effects, pupunta tayo sa lens distortion. Okay, idadrag natin siya sa adjustment layer. Okay, so kung kita nyo, wala pa nangyayari. So, ang gagawin ko ngayon is, mag-keyframe ako dun sa cut, curvature, okay?
Then magki-keyframe tayo dito sa first and end frame. So sa middle frame, pwede natin gawing babaan tong curvature natin into sabi natin 50. So tingnan natin yung nagagawang effect nun. So parang nagiging rounded. Okay, tatanggalin ko muna sa babang adjustment layer, tanggalin muna natin yung directional blur. Okay, so kung makita nyo, dinidistort niya na nagmumukhang nasa sphere yung video natin. Okay? So ngayon, lalagyan ko yung sa taas na adjustment layer natin. Okay? Click natin yung keyframes or pwede nyo i-click yung properties, isa-select niya lahat ng keyframes, right click, bezier, then punta tayo sa curvature. Okay? Tignan natin yung interpolation niya. So gusto ko, okay, slow lang din. Okay, smooth yung transition nung lens distortion natin. So makita nyo, dun sa middle frame siya malala, then slowly siyang bumabalik. Okay, so pag inon na natin, okay, yung adjustment layer natin sa baba, yung directional blur, meron na tayong pan. Diba? So, pwede nyong isave itong effect na to. So, bakit ko sila pinaghiwalay? Okay? Kasi sometimes, ayaw natin na meron lens distortion. Okay? So, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ito later. Okay? Gawing preset tong mga adjustment layer na to. So, I hope may natutunan kayo dito sa pan transitions lessons natin. Thanks and bye!